morning everyone. Naisipan ko pong mag-vlog para mag-share po sa inyo na magagandang pwede natin gawin habang tayo nasa bahay at naka-quarantine, naka-lockdown po buong mundo. Gawin natin kapakinabang po kahit habang nasa bahay tayo. Marami tayong pwedeng gawin, pagising sa umaga, mag-exercise po, magtanim. Kung napagod na at naboring na sa pagtatanim, pwede po hanap tayo ng mga gamit na hindi na natin nagagamit o napapakinabangan, na-stock na lang. So, gawin natin kapakinabang. So, ma-share ko lang po. Bali, itong suot ko po, ito pinaglumaan ko po to na t-shirt, white t-shirt po siya. Since ayos pa naman siya, pero masikip nga lang sa akin. Ang ginawa ko, kinad ko lang po. Kanina ko lang po ginawa. Tapos, dinugtungan ko po ng tela na hindi ko na rin po yung ginagamit. So, itong tela na to, nakuha ko po to sa long sleeve ko, tapos pinutol ko siya, ginawa kong parang sleeveless para press ko lang, lalo ngayon, medyo mainit yung panahon na din. So, and then, ishare ko lang din po ito. So, ito po, ginawa ko lang din po to, feature frame po siya. Luma na po ng mga gamit yung mga nakadikit dito. Actually, ito, galing po siya sa ball pen, lumang ball pen ko na parang tinanggal ko siya dun at dinikit ko rito para cute naman siyang tignan. So, yun po. Kung halimbawa, kung mag-a-assemble kayo ng mga gamit na like ito, pwede ko siyang gawing picture frame or design or what, ganyan. So, ito mga pinaglumaan po to. Ito yung mga all beads ko po kasi mahilig ako sa bracelet, ganyan. Tapos ito naman yung mga parang gift wrap. So, cute kasi siya. So, parang nilagay ko siya. Tapos, ano po yan? Cartolina. So, yun lang. Tapos, bali, ito po. Bali, ito naman is yung mga old picture ko. So, yan. So, ganyan. So, pwede mo na siyang i-display sa loob ng bahay, ng kwarto, ganyan. So, ito, itong picture na to, ng year 2009 pa po. Pinaka-favorite picture ko. Nung nag-Ilocos kami. So, yun lamang po. Bali, ako naman po is, kaya lang ako nag-vlog para kung sakali, yung mga iba natin na mga kababayan, ganyan, maboard po sa kanilang mga bahay. Magbuting-ting po kayo, baka meron kayong parang matuklasan ng mga gamit na, ay, ito, pwede pa palang ganito, ganyan, diba? Kung nanonood naman kayo, mahilig kayo manood mga DIY, ganyan, parang, yun, gayahin nyo po yung mga yun, kasi malay nyo, diba? Pagkakitaan, soon, kapag wala ng COVID, kumbaga, heal na yung world natin. Kaya naman din po ako, actually, ma-share ko lang po, kaya naman ako na-inspire na mag-vlog ulit. Kasi, naawa ako sa Presidente Duterte. Kumbaga, may edad na siya, parang sobrang stress yung aura niya. Kasi nga, sobrang down na yung ating economics, tapos, marami na nagugutom. So, sana tayo, huwag tayo magpabigat or magpadagdag sa government. Gumawa tayo ng paraan as individual. Mga Pilipino naman, alam ko, madidiskarte ang mga yan. Madidiskarte tayo, mga palaban tayo. So, pagising sa umaga, magtanim. Exercise din yun, happy mood yun. Happy mood, parang gaganda yung mood natin noon sa hindi natin mararamdaman na parang stress tayo sa nangyayari. Kumbaga, maging outlet natin, maging positive. Outlet natin, pagtatanim, exercise sa katawan, ganyan. Bilad ng araw, healthy pa yun. I-twist natin yung mga bagay-bagay sa kapakipakinabang na hindi natin mararamdaman na humupa na pala yung ganitong pandemic. So, ikaw mismo, alam, kumbaga, ano, bukod sa family bonding, syempre masaya, diba? Kasi parang time naman na mag-bonding bawat family. Pero, syempre, diba? Yun po yung pagdadanim na pa-importante para sa akin. Kasi noon, hindi pa civilized yung ano, pagtatanim talaga yung pinaka-pamumuhay lang ng mga tao. So, parang binabalik tayo sa dating panahon na pag nagtanim tayo, ganyan, swap lang ng mga pagkain, vegetable. Like, kunyari, kung ikaw may tanim ka na mga gulay na mga mais, ganyan, isa-swap mo sa kapitbahay mo ng mga prutas. So, sa ngayon po, napaka-importante na magtanim. Para, sinabi nga po, diba, pag may tinanim, may aanihin. So, kung may time kayo na magtanim, kahit nasa container lang o nasa bottle lang na pwedeng paglagyan ng mga lupa, magtanim po tayo para kahit papano,
soon, mga 1 month lang naman po yan eh. Agad-agad eh, mapapakinabangan nyo na po yan. Lalo na ngayon sa palengke, napakamahal na mga gulay. So, maging positive po tayo sa buhay. Labanan po natin yung parang nakakatakot na mga pangyayari sa paligid natin. And then, huwag pong kakalimutan manalangin sa Diyos. Kasi siguro po kaya niya ginawa yung ganitong bagay para tumawag na rin sa Kanya na baka makakalimutan na natin siyang tawagan, purihin, pasalamatan, sambahin. Kasi buong mundo po napaka-sad, napakalungkot isipin yung mga ganun na siguro nga makasalanan na tayong mga tao. Kaya manalangin po tayo, hingi tayo ng kapatawaran sa ating mga naging pagkakasal at pagkukulang sa Kanya. Yun lamang po, bali, salamat po ng marami, God bless po. Magtulungan po tayo mga Pilipino, tulungan po natin yung government natin. Isa lamang po yung leader natin, tas marami tayong umaasa sa Kanya. Wag nyo pong pahintulutan na kayo maging pabigat, kundi maging inspirasyon po kayo sa bawat isa sa ating mga Pilipino. Kumbaga, tayo bawat isa, magbigayan tayo ng inspirasyon sa isa't isa. Kasi yun lamang po yung parang pinaka maganda nating gawin, sa, lalo na sa panahon ngayon. So, yun lang po, ma-share ko lang. So, sana po kahit papano itong vlog na to, maging inspirasyon, makatulong, kumbaga, makashare ng knowledge. Lalo na po, pag ano gising sa umaga, exercise, tanim, gumawa ng mga bagay na kapakipakinabang, manalangin. So, basta po tayo mga Pilipino, laban lang po. God bless all po. Thank you very much.